pare anak, si Kay Foot Kalisiano. Paki-follow natin po sila. So ngayon, meron tayong quotes of the day, story of the day. At ang ating pag-usapan ay tungkol sa wedding veil. Veil natin sa wedding. Bakit tayo nagsusuot ng wedding veil? So, bakit nga, bakit? Yeah, bakit, Ki? Wala pa sinasabi. Like, Tanong agad. Sorry. Bakit daw may question agad? Eh, hindi pa naman. Ikaw ay nga naman eh. Bakit nga sorry. Sige, umpisa muna natin doon sa ating ano, teka, kukunin natin ang ating picture dyan. Oh, wait, eto na. Para makita natin ang lahat, ang ating wedding veil, balikan natin muna. Ay, hindi, wedding veil. Ito muna tayo sa ano, fun facts natin para maano natin siya. So, saan napunta? Sali, eto. Noong ano, noong 2006, hindi 19. Ngayong araw ng Agosto 2006, nagkaroon ng pinaka baling worst oil spill diyan sa Pilipinas sa baybayin ng Guimaras. Etong ang tawag sa kanya ay MT Solar 1. Sa mga taga Guimaras diyan, sa Bisaya siguro alam nila 'to. Lumubog siya due to bad weather, strong winds, kaya nagcapsize yung barko at tinataya doon na may lulang 2 million liters daw to ng fuel yung barko, kaya bali siya. Ito ang pinaka worst, ayan, oil spill in the Philippines. So ang tagal daw tinanggal niyan. Oh, baligtad. Yan tong ano na to, ang pinaka ano ng yung oil na sa baybayin dagat ng Guimaras. So, ilang siguro litro? 2000. Okay. Oo, ilan daw litro, kay? Nakikinig ka ba? Ilang litro? Nauna nagsagot. May G, may O. 2 million daw. 2 million liters. 2 million. Yes. Okay. So, ngayon, ay story natin muna ay pupunta tayo sa wedding. Eto, maganda to. Pag-usapan to. Gusto ko din mapag-usapan natin to. Bakit ba? Bakit nga ba? Bakit? Ano natin, ano ang nangyayari bakit? Sa ating... Bakit? Sige, bakit? Parang pinasa yung tanong-tanong. Parang alam bakit pa naman. Ba? Dali lang po, mabagal kasi itong hello, aking ayan. Hello, King Paulita, Singapore. So, eto. Huh? Ang story natin ngayon ay tungkol sa dadan. Yan, wedding veil. Ay, toro. Yes, ang wedding veil daw is the most beautiful and delicate and alluring piece of a bride. True naman, di ba? Ayan. Yes, pero doon daw saan nagmula ang wedding veil, depende daw kung sino ang tatanungin mo. Pero ang kwento daw ay nanggaling ito doon pa sa mga unang-unang panahon, pinaniniwalaan daw na ang wedding veil, ang paglalagay ng belo ay upang maprotektahan daw, eto mga sa mga anto kuro-kuro mga ganyan. Protektahan daw ang bride sa mga bad spirit na para magaganap dong araw ng kanyang kasal. So nagkaroon pa daw ng tradisyon na limang babae, kaya nagkaroon ng mga bridesmaid at saka maid of honor, magsusuot ng pare-pareho na damit at saka nakabelo, hindi nakikita, para daw mag-disguise o hindi malaman kung sino yung mga yung suitor na hindi nakakuha doon sa babae, na tangayin yung bride at para hindi maging maganda. Sige, alam ko yung regalo ko sa birthday mo. Veil. Para sa spirit. Honey. Maling spirit. Honey, panigaw. Oo, baka daw agamin yung bride sa kanyang special occasion. Ikaw, dalawin na namin eh. Para sure. Dalawin na. Para kasi magkabutas, yung isa pwedeng kulo, may isa pa. Baka masilip. Oo, ganoon nga naman. Kaya na ako sa yung idea ng bridesmaid ka para i-confuse daw yung rival suitors na kuhanin yung isa yung bride dun sa papapangasawa niya. Ang ganda naman. Okay. So, kayo si Kiki yung bridesmaid handband, tapos mako-confuse. Ako yung ano... Ako yung magiging partner ni CJ, hindi niya alam. kasi nakakulubong pa, no? Pwede. Ito pa yung isang theory.
Ang sabi daw, pagkasuot daw ng belo ay showing, syempre, humility and respect daw kapag doon sa ceremony, doon sa harap nila ni Lord. Ah, bawal po kay Kira pala ni Ninang. Hindi pala pwede kay Ninang kasi humility and respect. Wala and pong respect. Wala pong humility and respect. Hindi, ang sabi naman, depende sa kakausapin mo. Baka kumausap ng iba, hindi yun ang sabihing dahilan, di ba? So, doon na lang umisa sa bride na lang. Sa bride na lang. So, bali daw, noong araw, nagkaroon pa ng status symbol itong belo na to. The more na mas mahaba yung belo mo, the more daw na nasa higher level ka. Rich-rich ka, ganon. So, kung ang belo mo ay elegante, maganda tela, super haba, ay, rich people ka. Galing ka dun sa angkang maganda. Na... Marami kang pambili ng tela. Oo, oh, marami yung tela. Ganon na nga. Tapos, meron pa... Ninang eh, Maddy Rich. Lang. Ano oo, lang. Oo. Hindi, ano lang ako. Mananahi yung ano. Kaibigan yung mananahi. Kaya humaba. Ay, bumili na isang pag, dolyo pala eh, no? Pag sikira po yan, nagkinasal, sagot ko na, Mal, sagot ko yung belo mo. From naku, Philippines. Ano na natin si Tina, magmula sa belo. Naku naman, yun. Saan ba gusto mong pakasal doon? Sa New Zealand? Siyempre ba naman dito? Ah, Pinas to New Zealand. Ay, hindi kasi po. Kasi ninang, di ba meron yung kasal po? Tapos sabi okay. ko, nag-iisip ako, sabi ko, si Kay, sige, si Kay okay sa ano, si Kay okay sa? Kahit saan ko ilagay. Sabela. Tapos si, yung pinsan ko rin naman po, kahit saan ko ilagay, okay na. Mahalan ko ba daw, bail ka ba? Cord. Cord. Kasi sasaksak na so, cord, diba? So, Ninang, ang una kong naisip, sabi ko, ibigay na lang kay Kira yung veil. Pero veil. Naisip ko, nako, pag veil, ituturok. May maturok akong ganun. Tapos sabi ko, okay, wag baka na lang matusok. O, pa rin naman nilalagay po yun. Meron po yung placing na tamang placing. Meron, di ba parang meron yung parang pin na ipapasok mo? Sasabihin sa'yo, mahal! Baka gumante. Tapos, hindi, parang feeling ko kasi parang pag kunyari si Kira yung maglalagay, parang yung i-smile ka na. Siyempre, kasal mo, kailangan lagi kang photogenic, di ba? Kasi, oh, siyempre, oo. Ninang, sasabihin ko dun sa ano kay Kira. baka, ano, makatapos. The cord! Tapos, Ninang, niinisip ko, sabi ko, pwede na lang si Kira sa candle. Kasi, sisindihan na. Naku, Ninang. Sabi ba naman? Naku, hindi rin pwede. Nag-isip baka magliyab ka. Baka liyabang ka sa kaliyab. Ani sa sabihin, ay, nalaglag yung puso. Bali-bali pa naman ako. Hindi yun yung na-imagine ko, honey. Baka tawagin si King. King, pakipasan din. O paano? Walang puwenta kahit saan may ilagay, kinakabahan ka. Hindi na lang kasi parang, hindi na, imagine ko siya kasi lagi siyang kada na lang may, ano, lagi siyang hingin ng tulong. So sabi ko, hindi po pwede kasi nung may tawagin si King. Tapos sabi ko sa kanya nung kakabit na siya nung, ano, nung cord. Sabi ko, mahal, itwist mo, mahal. Parang tinaturoan ko pa siya. Tapos alam mo yung parang pagod na siya sa buhay niya maglakad. Kasi naka-high heels. So, madaling salita, isu-shoot na lang yung cord, hindi pa nagawa. Hindi nagawa naman, Ninang. Ang kinakatakot kay Ninang, yung pababa na po siya ng stairs. Kasi nakita ko yung hingal niya, yung narinig ko po yung hingal niya. Kung saan ka pa. Akala ko tatawag si King. Ninang, alam niyo, takot ko na. Buti lang nalagay ko siya doon. Sa madalit salita. Sunog. Turok. Yeah, sunog. Ito, nagba-back out na nga ako. Sabi ko, hindi na ako, ano na lang ako, hindi na ako abay. Saan ginawa mo na lang, ano, flower girl? Ninang, pinagkama lang ang kaamiga mo, Ninang, dyan. Ang flower girl. Ang laki namang bulas nitong batang. Sabi ko,
Okay, ito pa daw yung iba pa, ano, iba pang dahilan kung bakit nagbebelo. Naging tradisyon daw ang pagbebelo, yung wedding bell natin, sa pag-admit publicly naman ni husband na this is now my wife. O, di ba, Pak? So, kapag nakabelo ka, yun daw ay pag ina-admit ka na ng mapapangasawa mo na lalaki na ikaw ay magiging wife niya. Kaya daw yung wearing daw ng veil nung araw ay naging privilege sa mga babae. So, hindi lahat daw ay nakapagsusuot ng belo. Kasi parang nagkaroon pa ng batas na ang mga ganito lang makapagbelo yung ibang mga babae hindi. So dapat kaya naging uso yung belo noon. Pag ako'y nakabelo, privilege ko 'yun, ako'y nakabelo yung sa mga kinakasal. At ang isa pa, na hanggang ngayon naging moderna si dumakad ng mga panahon, ganyan ganyan. Ang pagsusot ng wedding veil daw ay parang hindi na nalalagay sa mga superstitious, sa mga traditions, pero more daw to complete the wedding outfit na lang sa mga panahon ngayon. Though yung iba sinasabi na mag-wedding veil ka pa, pero yung iba, mas nilalagay nila sa para yung couture ng ano mo, mag-compliment, gano'n na lang. Pero hindi nila alam daw na parang ang pagsinuot mo na lang yun, para ka lang maging fairy tale yung wedding mo, maging maayos yung the picture, ganun. Usually ganun na lang ang nagiging ano sa modern world ang ating pag-wedding. Pero sinasabi daw na minsan i-consider din daw ng bride ang pagsusuot ng wedding veil kasi minsan lang ka makapagsuot ng wedding veil sa tanang buhay mo. So, i-grab mo na yung opportunity. Totoo yan, Nina. Yes. Alam nga namang naglalaba ka, naka-wedding veil ka. Hindi naman. So, kahit ando, i-consider pa rin daw ang pagsusuot ng wedding veil. Ng wedding veil. Kasi hindi lang siya as a success accessory dun sa damit mo ng bride. Pero daw, also to remember na iyo lang magiging chance mo para ka makapagsuot ng wedding veil. At saka yun daw ay para maging ang tawag nila doon yung rite of passage para do sa ikakasal. Hindi daw magiging parang beautiful wedding veil is a rite of passage. So do sa mga okay sa wedding veil, press 1. Kung hindi naman, press 2. At palo-halo tayo sa mga nagsuot ng wedding veil. Yun lang naman ang sinasabi. Kasi ano yan, Nina? Marami iba-iba po ngayon. Yung meron na lang yung parang nakaganan na lang sa face. Iba-iba klaseng wedding veil. Ito, meron tayo. Siyempre, ito daw yung iba pa mga wedding veil. Ayan. Yung iba ganyan, super haba. Yung iba naman, ganyan na lang. Yung bagong tradition. Yes. Ayan, yung sa likod. At saka, ayan, ganyan. At sa likod. At baka para daw hindi tumakbo yung ganyan, yung bride, baka mapalit. O yan ba naman, ipapalit pa ba naman, itsurang yan, di yan tatakbo, ate. Ang ganda ni tita. O syempre, no, ako yung pumirma, tinanggal ko yung belo, baka mamali ako ng pirma. O ba, malabo ang mata mo. Pag naka-wedding veil, parang feeling ko sobrang ano, parang...